Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans, chapter 10, verse 8. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang pinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Now, verse 17, ito pong sinasabi, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pinagmumulan ng pananampalataya, mahalagang malaman natin yan mga kapatid, ang source ng faith. At malino po sabi dyan sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. So malinaw po dyan na sinasabi, kapag napakinggan po ng isang tao yung pangangaral patungkol kay Kristo, dun po nagmumula ang pananampalataya. Huwag po kayong makonfuse, ano po ang pananampalataya, hindi dumarating sa pamamagitan ng pananalangin o sa ibang paraan. Ang pananampalataya daw po, sabi, dumarating sa pamamagitan po ng pangangaral. Yung pangangaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ganon, Pastor? Kasi sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 2, but in these last days, He has spoken to us by His Son. Malinaw po dyan, ano po? Ang Diyos daw po nangungusap sa atin, He has spoken to us by His Son sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. So walang ibang paraan, ano po, para kausapin tayo ng Diyos sa huling araw, kundi po sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At paano natin masusumpungan ng Panginoong Hesus? Sa pangangaral patungkol sa Kanya. Kaya hindi lahat po ng mapapakinggan ninyo nangangaral ay nangangaral po patungkol kay Hesus. Maraming nangangaral ng Biblia, pero hindi po lahat nangangaral patungkol po sa ginawa ng Panginoong Hesus, sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang pagkabuhay muli, at kung ano ang kahulugan nito sa buhay ng mga nanalig sa Kanya. Kaya dapat makita po natin yon. Kasi sabi dun sa John 8:31, ano po, may mga Hudyo ring nakikinig kay Jesus. Ang sabi dito, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to My teachings, pansinin nyo, no? Sinabi niya, to My teachings, you are really My disciples. So kailangan po mapakinggan natin yung pangangaral patungkol kay Kristo. So siya po kasi ang pinanggagalingan ng totoong buhay. Kaya po dapat yung salita niya ang ating napapakinggan. Sabi sa John chapter 1 verse 1 and verse 14, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yun po ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi rito, the Word became flesh and made His dwelling among us. So malinaw po, ang ating Panginoong Hesus po yung Kanyang salita, no? Dahil siya po yung salita na nagmula sa Diyos, yung salita niya po yung nagbibigay ng buhay. Kaya sabi sa John chapter 6 verse 63, His words are spirit and they are life. Kaya kailangan po maintindihan natin yan. Ano po sabi ng Panginoong Hesus, ano po, the words I have spoken to you, they are spirit. So spirit po pala yung pinanggagalingan ng buhay, ano po, at yung salita, yun po ang vehicle, no, para maparating sa atin yung buhay. Kaya pansinin nyo, napakahalaga po ng salita ng Diyos, yung salita ng pangangaral patungkol sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, maintindihan na natin, ano po, kung bakit sinasabi ng Panginoong Hesus na yung nagmamahal sa Kanyang mga salita ang totoong umiibig sa Kanya o may pananalig sa Kanya. Sabi po sa John 14 verse 23, Jesus replied, if anyone loves Me, he will obey My teachings. Again, sinabi po rito, My teaching, My Father will love him and we will come to him and make our home with him. Kita po ninyo yung relationship natin sa Word of Christ, yung sinasabing pangangaral patungkol kay Kristo, yun po ang nagpapatunay na meron tayong pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. So ang source of faith po, yung pangangaral patungkol kay Kristo. So ano naman po yung operation of faith? Paano kumikilos yung faith ngayon sa buhay natin? Alam na natin, pagka nakinig po tayo at naunawaan natin, nanalig po tayo sa mabuting balita, may nangyayari sa buhay ng isang tao. Okay? Ang sabi po sa Colossians chapter 1 verse 6, pakinggan po ninyo, no? All over the world, this gospel is bearing fruit. Kumikilos daw po ang mabuting balita. Sabi sa
Tagalog Bible po, nagdadala ng pagpapala sa buong mundo. Sabi rito, all over the world, the gospel is bearing fruit and growing just as it has been doing among you since the day you heard and understood God's grace in all its truth. Pansinin niyo po, no? Paano daw po nakakapamunga yung gospel? Kapag ito'y napakinggan at naunawaan nung mga nakikinig. Kaya tama po yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 13, verse 23, yung parable of the sower. Sabi diyan, but the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word, malinaw po, hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 100, 60, or 30 times what was sown. Sino po yung namumunga? Yung nakikinig at nakakaunawa. Ang linaw-linaw po, kung gusto nating yung pananampalataya kumilos sa ating buhay, kailangan po ay maitanim sa ating pusong salita ng Diyos, mapakinggan natin, maunawaan natin, kasi itong magdadala ng pagpapala sa ating buhay. Kaya ito po ang paalala sa atin ni San Pablo sa Colossians chapter 3, verse 16. Let the words of Christ, or let the word of Christ dwell in you richly. Yan po ang sikreto. Kung gusto mo na ang pananampalataya mo'y tumatag, lumago, no po, kumilos sa iyong buhay, kailangan yung pangangaral patungkol kay Kristo maunawaan mo at mapakinggan. At ito'y manatili sa iyo. Sabi nga dyan, richly. Yan ang magbibigay sa iyo ng kakaibang antas ng pananampalataya. Lalago ka, kapatid. Amen? So again, ito po si Pastor Jojo nagpapalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.